What is up guys? Welcome back to Amoy Piranyan! I'm your host Armin and this is my co-host Alex from Channel of Sense Lifestyle Fitness. Bro, I miss you, bro. I missed you too, bro. It's been a while, no? Para sa audience natin. Yeah, matagal-tagal ding hindi nakapag-upload to. Wala kasi siyang pakialam sa inyo. I know. Parang ayaw niya na magpakita sa inyo. Actually, ayaw na rin niya mag-review masyado. Hard day, man. Kaya yun, andito na naman ako as a guest. Yeah. As a guest collaborator. Yeah, I really appreciate for having me for today's video. Mm-hmm. And it's been a long time talaga. It is, yeah. And maraming salamat na you're here. And syempre, nasa bahay tayo ni Alex from the Channel of Sense Lifestyle Fitness. So, i-review namin sa inyo ang, I don't know if they call this as an indie or niche house, pero parang for me, it's an indie slash niche house siya. It's from the house of Italy siya. They call it Orto Parisi. This is the fragrance, makikita nyo naman. Presents ng House of Orto Parisi, parang walang katapusan. Walang katapusan. Makikita nyo naman, yung hawak ni Alex ngayon na bote, almost sagad na oh. No, Alex? Wala na oh. Inaubos. I mean, sinagad ko talaga. There are times kasi na naamoy ko siya nung suot-suot niya to. Oo. Yeah, it's the same ko na lang sa review natin. Yeah. Sige. This was released on 2014 and si Alessandro Gaultier gumawa nito, which is they call it as hashtag the nose. The ilong, man. Grabe, no? Okay. Actually, si Alessandro Gaultier, bro, hindi siya naglalagay ng notes sa website niya or kahit saan man. So, hahayaan niya na ikaw, go figure it out by yourself talaga. Yeah. Actually, totoo yan. Hindi niya binibigay yung mga notes. Uh-oh. As you can see dito sa Fragrantica. Oo. Wala talaga. I think nilagay lang ng editors yan. Itong yeah. Mga notes na nandito. Pero he doesn't really release notes. Even doon sa mga press kits niya or whatever. Oo. He doesn't. Hindi siya talaga naglalagay. So, what are the notes sa tingin mo? On your skin? Sa tingin ko, sa skin ko, meron siya parang citrusy. Okay. On the top. Oo. Okay, ito kasi yung paper strip. Para siyang orange na citrus, parang mandarin, na bergamo, something like that. Yes, I agree. Tapos, mid niya. Oo. Mid notes, very musky, sweaty. Uh-huh. Tapos, base notes niya, lalabas na yung sandalwood. Oo. Actually, there are reports of Fragrantica saying that there's javanol in here. Yeah. Javanol is the synthetic molecule that mimics sandalwood. Oh! Yeah, so yun yung ayon sa Fragrantica reports nila. I see. Anyway, yun yung okay. Sa akin. Top mandarin or bergamo. Uh-huh. Mask sa gitna, tapos sandalwood. Sandalwood sa dry down. Sa top notes niya, for me, it's very watery yung bergamot niya. Sobrang watery. It's very kinda attractive yung citrus note niya, okay? Yeah. If itapat mo lahat ng mga designer scents or niche scents or mga indie scents when it comes to citrus fragrances, itapat mo kay Bergamask, lahat knockout to kay Bergamask. Ina-knockout niya lahat ng mga citrus out there. Kinabutan ako. Oo, ina-knockout niya talaga. Yeah, okay. Then sa middle notes naman, for me, may naamoy akong lavender and musky note. So yung lavender niya, hindi ganun ka-prominent, bro. Hindi ganun ka-dominant. Yung angat na angat dito is the musky note. Yung musky note niya, pag naghahalo siya dun sa sweat ng skin mo, sa different weather natin, especially dito sa hot summer days natin, bro, grabe, project ng projecto. Walang katapusan, bro. Yan yung ngayon ako kasi dyan eh. Grabe ah. May nangyayaring something na parang miracle, parang hindi ka mapakali dun sa scent niya, but ano nangyayari, what's going on, man? Sobrang nagiging sexy siya. Pero for people out there, it can be sound dirty yung mask niya. Kasi lalo kang pumapawis, sasabihin nila, ang baho nito. Pero for other people, mga ibang percent ng people, they will say, oh, I fucking love that. That's so sexy. Who's wearing that? So, ganun. Percent lang. Either love or heart. Either love or hate relationship ang mangyayari dito sa bergamot na to. Okay? Hindi siya pang mass-pleasing na bergamot, ha? Hindi siya yung parang
parang ano yung mga katulad sa mga designers. Hindi ako nagbabash na designer, ha. Makita mo mga parang simple lang na mga citruses, eh. Dito, totally different siya, bro, eh. Iba, eh. Sobrang iba, eh. Then, sa dry down naman niya, may nakukuha kong sandalwood note, bro. Yung sandalwood niya, kinda leaning into creamy and medyo pa, may pagka-soapy din, bro. Nalilibugan ako dun sa amoy niya. I mean, it's very attractive. Sobrang sexy nang yung musk niya na pinagkombo ni Alessandro Gaultieri dito. Okay? So, babanatan mo na si Alessandro. Ah, hindi. Oh, grabe ka naman. Ano ang kangayala? Hindi ako ganun tao. Pero bakit siya pamalatan? I salute you, Alessandro Gaultieri. Makikita niya naman, ganun ko ka-love tong scent na to. Especially this bergamask. Putang ina. Tingnan mo, inubos ko talaga. Sinagad ko talaga tong bote na to. Napabili ako ng second bottle. Backup bottle. Actually, sa totoo lang, bibili pa ako ng third backup bottle nito. Or baka bumili pa ako ng four backup bottle. Ganun ko siya ka-love. Imagine mo yon. Pero, for you, naamoy mo ba yung sandalwood note sa dry down? Very strong. Very strong, no? Ay, hindi ko alam, grabe yung percent ng ginawa talaga ni Bergamas dito, ni Alessandro Gaultieri dito. Ewan ko kung napanood nyo yung video namin about Ducitas, the Oud, what was that? Ah, the Oud Infini. Oud Infini. The Oud Infini, yeah. Ito, infinity naman talaga yung pawis niya ng amoy. Talaga, stronger than Ducita. It's so good, no? No, it's not good. It's not good. For me, it's for fucking me. Good, man. Pero do you think may kaamoy siya or? Ha? Wala, no? Wala siyang kaamoy. Ganun ka-unique ginawa ni Alessandro Gaultieri sa Bergamask. I really adore this scent and I am very thankful na he created this scent. By the way, this is my signature scent, bro. Now for the projection longevity and the sillage. What do you say about this scent? Longevity niya. Days. Sa damit, it's uh-oh. Days. Uh-oh. Sa skin, 24 hours ayoko na. In-scrub ko na talaga. Nakuha lang ko. In-oilan ko. Alam mo yun, nilotionan ko. I don't like na. Masyado na siyang madikit sa skin. So more than 24 hours sa skin ko. 24 hours? Acidic ako, ah. Oh, pero tumagal pa ng 24. Tumagal. It's fucking strong. I don't ganun. Like the strength. Ilang kaya percent ginawa niya dito, no? I don't know. Sa basta, tingin ko, malakas. Lumagpas na siya dun sa percent, eh. Sa'yo, skin mo. Ano? Ah, grabe longevity nito. More than 2 to 3 days, bro. Maski maligo ako, nandun pa din siya sa skin ko. Nandun pa din siya sa skin ko. And sa shirt, will last more than, I think, 4 to 5 days or 1 week. Ayoko nang ganun matagal. Gusto ko magpalit ng pabango. Projection and ano niya, siage niya. It's really, really strong. I mean, it can fill up a room. Uh-huh. Literally, sinasabi nila sa mga reviews minsan, it can fill up a room. Ito, literal, it can fill up a room. Kasi there was a time na pumunta si Armin dito. Mm-hmm. And nasa second floor ako. Pagbukas ko ng pinto, asa baba pa lang siya. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko na agad. Parang tangina, it violated yung amoy ng bahay. That's ganyan. Fucking amoy piranha. That should smell like, man. I don't like it. Sobra siyang lakas. Kunyari, amoy usok sa bahay mo. Uh-oh. Amoy Yossi. Uh-oh. If you want na matanggal yung amoy Yossi, just spray one. One of Bergamas. Tapos-tapat mo yung electric fan. Mawawala yung all amoy set. Yossi. Maka-cancel out yung mga Yossi. Ganun siya kalakas, ha? Okay. It's super literal. Strong. Sa'yo? For me, grabe projection nito, bro. Yung nagtatrabaho ko, bro, during my... sa ibang city, grabe! This one, pagpasok ko pa lang sa trabaho, everyone will notice me. Sir Armin is there. Oh, Armin is there. Armin is there. Tapos may mga ibang tao sasabihin nila, mabango, mabango, mabango. Compliments galore to. Mapapamura ka or magsasawa ka na, bakit ang daming nagko-compliment sa akin? Ganun ba kabango tong pabango na to? Puro lalaki nagko-compliment sa'yo. Oo, okay lang. Puro lalaki. Walang problema doon. Still, I count that as a compliment. It is. Pero syempre, ako, wala akong pakialam sa compliment. What important is for me is, sinusuot ko to para sa sarili ko lang, hindi para sa mga tao. Oo, para... Bro, this is fucking indie slash niche perfume. I don't care what people will say. I will still fucking wear it. Sobrang alluring for me, ha. Promise, ha. Ganun ko siya kagusto, ha. Pero for syempre, me, hindi alluring talaga siya. It's for him, dirty, hindi siya alluring, oh. Pag mainit,
Lalo pang mag-aamoy pawis. Alam mo yun. And ito yung klaseng scent na, bro. Na don't judge the book by its cover. Oo. Huwag mo i-judge to kasi sa umpisa, nagkaroon ako ng sample nito maliit lang. May nagpadalang isang member sa akin, nag-request ako sa inyo kung if you can get me a free sample of Bergamask and Megamari. And there was another scent from Orto Parisi para matry ko. Then from yun, naalala mo nun, tinatry ko sa skin ko. Then sabi niyo, ba't ang lakas niyan? Sabi ko, hindi ko alam bro, ganito pala kalakas ang Orto Parisi. Ito nga oh, represent niya Infinity. Ano pa ba masasabi mo dito? Well, ang pinagbabayad mo dito, hindi ka na magre-reklamo. Sulit ang pinagbabayad mo dito. Promise. Trust me. Promise, mangamoy pawis kayo. Trust me. I think this one, sa gray market, I bought this, this is a brand new in a box. Yeah, yeah. This is a tester. Umaabot siya ng almost mga 6.5k pesos. 50 ml siya, extrait the parfum concentration, okay? Recommendation, I suggest isample niyo muna tong scent na tong Bergamask. Huwag niyo i-blind buy, okay? Sample. Please lang, makinig kayo, sample niyo muna, okay? Kasi baka magsisi kayo. Sabi nila na nirecommend niya amoy piranyan na bili niyo. Hindi siya mas pleaser. Hindi siya so, mas pleaser. Kailangan test niyo muna. Oo. So, ikaw Alex bro, do you recommend this? For test, yeah. Parang kung curious kayo, just test it. You don't need to buy it or what. You know, just try it. Just kasi try it. If you're a fan of musks, baka magustuhan nila, no? You should try this, eh. If it's talagang mahilig ka sa, ano, different take talaga. If mahilig ka sa mga skunky, mga amoy musky, amoy sweat, or if you just wanna smell different, yeah. Nag-aalo siya kasi na with your sweat, eh. Doon siya nagki-create eh. Kasi si Alessandro Gaultier, ayoko na palang i-dive into the history of this scent. Bakit niya nilagay pinangalan ng Bergamask? Go research by yourself nila, okay? Either you love it or hate it. I hate it. I judge it. I love it, man. I fucking love it. Sample lang nalang muna. Sample, yeah. Yeah, so that's it. Yeah. I am fucking back. We're gonna rock the show, man. We're gonna rock the show. We are back. Maraming salamat na... for having me on this video after a fucking long time. He's back from the break. I'm so back, yeah. So, I just wanna give a shout out to Matt from the YouTube channel of Questioning Scents. A big shout out to you, Matt, who recommended me this scent. And yeah, and shout out also kay Juan Sagusay, which I bought this fragrance from him. And anong store ni oh, J Fragrance Corner. So, we will put down on the description below para makakuha kayo ng mga tester nito or brand new in the box if you wanted it. Thank you. Till next time, Fragrance Family! Hope everyone is having a good day. Love y'all.